Hello, konnichiwa, toiri desu. Hajimashite. こんにちは、サワディです。はじめまして。Kinumpirma na nga ni The Beast noong Sabado na nakatanggap daw siya ng offer para maglaro sa BLeague sa Japan. Ito ang IG story sa official IG account ni Calvin Abueva. Hindi binigay ni Calvin kung anong team ang nag-offer sa kanya at maging ang agent niya ay hindi niya pinangalanan. Ang offer na ito ay natanggap ni Calvin ilang araw lang nang ibinalitan ni Terdy Ravena na maglalaro na siya ng isang season para sa B-League team na San N Neo Phoenix. At kung naging formal na ang offer na ito, ay magkakaroon na si The Beast ng alternatibo para ipagpatuloy na ang kanyang basketball career. Alam naman natin na may indefinite suspension pa si The Beast na ipinataw ng PBA mahigit isang taon na ang nakalipas. Ayon naman kay Calvin, ay wala pa siyang plano na tanggapin ang offer na ito dahil may kontrata pa nga siya sa Phoenix Fuel Masters at gusto niya munang ayusin yung sa PBA. Nasabi nga din niya na may apat na session na psychological test na lamang ang dapat niya pagdaanan bago magdesisyon si Commissioner Willie Marshall sa pagbabalik niya sa PBA. Sayang nga lang daw at nagkaroon ng pandemya kaya hindi pa niya natatapos ang sessions niya. Malaking tulong daw ito at nabago ang buhay niya ayon kay The Beast. Hindi ito ang unang offer na natanggap ni Calvin mula sa ibang bansa. Ayon sa kanya ay bago pa siya madraft ng Alaska ay may mga alok na sa kanya sa Hong Kong, Japan, Korea, Thailand at iba pa. Pero hindi daw niya ito pinapansin dahil gusto daw talaga niya maglaro sa PBA. Tanggapin kaya ni The Beast ang offer? Ito lang ang sagot niya. Mas gusto daw niya sa PBA. Yun daw talaga ang first option niya simula pa lang. Pero pag wala na talaga siyang pag-asang makalaro, kukonsiderahin na daw niya ang mga ibang offer sa ibang bansa. Uunahin nga daw niya ang kapakanan ng pamilya niya at saka hindi na daw siya bumabata, dagdag ng former NCAA MVP ng San Sebastian. Tama nga naman si Calvin. Kesa naman nakatenga lang siya at walang pinagkakakitaan. Hindi ba mas gusto natin nakasama ni Terdy Ravena, si The Beast sa bilig ng Japan? At siguradong dadami ang followers ng ligang yun na bagong-bago pa lang, 2015 pa lang nagsimula. At sigurado din tayo na mas malaki ang kikitain ni The Beast bilang import. May rumor nga na $150,000 per month daw ang offer kay The Beast. Kung kayo si The Beast, ano ang magiging desisyon nyo? Comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan sa next video. At hanggang dyan na lang muna ang video natin ito. At kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang bell notification para sa susunod pang mga news and updates tungkol sa basketball. At shoutout nga pala si Renz Marco Pineda. Salamat sa laging pagsuporta. I keep safe dyan sa inyo.